justification coming from the Bureau of Internal Revenue showing that presidential aspirant Bongbong Marcos have paid all his deficiency taxes including interest. So doon sa ating lahat ng supporters ng BBM Sara Uniteam, ito na po yung iniintay nating lahat na prueba. Matagal na nasa amin ito, subalit purposely hindi namin pwedeng ipakita dahil nga naghahanap or fishing for evidence yung mga petitioners na walang layuning gawin kundi guluhin at idiskaril yung maayos na kandidatura ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In here, in this certification, malinaw ho dito na binayaran yung due for 1982, 83, 84, and 85. So wala hong pagkakautang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buwis or tax deficiency or penalty or interest. Bayad ho at binayaran na matagal ng panahon nung they paid December 27, 2001. Again, I urge on the petitioners and those who will be similarly situated dahil hinahayaan nila yung kanilang mga grupo o sarili na gamitin ng mga vested interest na walang layunin kung hindi sirain ang kandidatura ni Bongbong Marcos, eh wag na ho kayo magpagamit. Ito po yung patunay galing mismo sa BIR na bayad lahat ng interest, penalty at kung ano mang obligasyong pananalapi ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bunsod nung kasong pilit nilang iginigiit na wala naman ang basihan. Pero nagkamali po ba kayo, Senator, nung hindi kayo makapag-file ng income tax? Hindi ako makapag-file ng income tax dahil naka-exile kami. Nasa exile kami. Yun ang sinasabi. So, hindi ako makapag-file dahil nasa Amerika ako, hindi ako pinapauwi. Yun ho ang yung sinasabing, issue sa inyo. Yung sinasabing hindi nagbayad, maliwanag, Vice Governor ko, Governor ko, may withholding. Napatunayan naman namin yun. Mm-hmm. Mm. So, hindi sa tingin ninyo, hindi pagkakamali yun? Wala akong pagkakataon na makapag-file. Wala akong pagkakataon na makapag-file. At the other thing is, wala akong income. Uh-huh. Pero yung pinag-uusapan, yung panahon ko na nasa Ilocos Norte ako bilang vice, bilang gobernador, mm-hmm. Yun, maayos yun. Opo. Mm-hmm.